Labs, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video na naman mga Labs, ayun, isi-share ko naman po sa inyo ang ilan sa mga dahilan kung bakit nga ba lagi po kayong nare-recheck sa mga online lending application na ina-applyan po ninyo. So dito po kapag ka-first timer ka po na mag-apply po sa ganitong online lending application, so kadalasan po yan dyan, agad-agad po is nag-approve sila dahil first timer ka. So nakakapag-apply ka dito 1 to 3 times up to 5 times ka na makakapag-apply at mabilis ka po dito mag-approve dahil alam nila ng mga online lending application na ito na baguhan ka pala sa ganito pong platform. So but then ma-realize mo na lang after nakapag-loan ka ng ilang beses, so doon na po mararanasan mo na rin po yung nare-reject ka na po sa mga lending apps. And then dito magtataka ka na lang dahil po ang dami-daming mga numbers na tumatawag sa'yo na hindi mo alam kung sino-sino at kung saan ang gagaling yung mga numbers na yun or kung sino-sino yung mga may-ari ng numbers na yun. So ayan po mga Labs, kung interested ka po na mahalaman kung ano nga ba yung mga dahilan nito, so keep on tuning in, but don't forget to subscribe and click na rin po ang bell button dyan para naman po lagi kang notified sa mga ina-upload ko na video. So let's get started mga Labs. So ito pong sinasabi ko po sa inyo mga Labs ay yung mga magkakapatid na online lending application na kung saan ay ginagamit nila o gumagamit sila ng isang company name, isang Securities and Exchange Commission registration number, and then isang certificate of authority. Hindi po tayo naging aware na po o hindi na po natin pinapansin yung mga company name na yan. As long as na alam natin na registered siya, so ina-apply na po natin yung platform na ito. But the other side, is hindi natin alam na yung reason pala kung bakit lagi na tayong nare-recheck or lagi na tayong failed sa mga online apps na ina-applyan natin dahil hindi tayo aware na magkakapatid pala yung online apps na ina-applyan na po natin. So ito pong kapatid ako po mga Labs ay ilan lamang po sa mga registered online lending application 2023 na kung saan naman ay sila ay gumagamit ng isang company name, SEC registration number, and then with certificate, and then certificate of authority. So ito po para na rin po makatulong sa inyo sa mga kapwa ko borrowers na lagi na lang po na-recheck dahil hindi niyo po alam o hindi po kayo aware na magkakapatid pala yung online lending apps na na-applyan na po ninyo. So ayun po mga Labs, unahin natin po si Microdot Lending Corporation, Securities and Exchange Commission. So registration number nila is S20195127. Certificate of Authority 2921. Yung mga online lending application nila na ginagamit dyan sa Play Store na active pa po yan dyan is si Credit Cash, si Timely Loan, and then si Fast Peso. So yung ilan po dito mga Labs, so nung tinignan ko na siya sa Play Store, so wala na po siya dyan yung iba dito. So ito lang po yung mga active na nakita ko na nandyan sa Play Store. So, next po is LHL Online Lending Incorporated. So registration number is 20191-6699. Certificate of Authority 3119. So ang magkapatid naman na online lending apps, display name nila, nandyan pa rin po sa Play Store, ay si Pautang Peso and then si Pautang Online. So ayan po, nandyan pa rin po sila sa Play Store. So next po mga Labs ay si Link Credit Lending Investors Incorporated. So SEC registration number, so si S20191-4644. Certificate of Authority is 3072. Yan naman po ang magkapatid ay si Peso and then si Peso Win. So next po is si Hyphen Lending Incorporated. So registration number C20191-0995. Certificate of Authority 3027. Si Peso Wallet, Credit Cash naman ang online lending application na ginagamit nila. Next po mga Labs ay si Gatkit Lending Incorporated. So registration number C20190-9840. Certificate of Authority is 3006. So sila naman po ni Pera Bag and then si Pera Yubag ang magkapatid na pula. So next po ay si Flash Cash 101 Lending Incorporated. So registration number 3CS20191-5317. So certificate of authority 3083. So sila naman po ni Valley Loan and then si Lemon Loan ang magkapatid na ulat. So next po mga Labs ay si F Cash Global Lending Incorporated. So registration number is 20190-3813. Certificate of Authority is 2653. So ang magkakapatid naman ay si Fash Cash and then si Fash Cash VIP. So
So isa lang po sila mga lalabs. So next po mga lalabs is yung Peso PH Lending Corporation. Registration numbers is 201-814-908. Certificate of Authority is 2718. Active pa yung mga ito mga lalabs yung sa Play Store. So ayan si CU Peso. Pero for you, pera lending and save loan mo to. So, ayan po mga lalag. So, next po mga lalag si WeFund Lending. Registration number is 201-825-672. Certificate of Authority 2844. So, si OneHand and si Kidlat Peso naman ang magkapatid na online na ULA platform. Yan sa Play Store. And then next po si Bowl Fintech Lending Corporation. So, registration number is 201-916-340. Certificate of Authority is 3101. Yan pong magkapatid na ito ay si Pau Pera and then si Zip Peso. So, next po mga lalap ay si Snap Cash Lending Incorporated. So, registration number is 201-804-836. So, Certificate of Authority 2658. So, ayan naman po sila si Peso to you, Cash ni Juan, Peso to go, and then si Jet Peso din mga lalap ang magkakapatid na ulang yan sa Play Store. Na-active pa po sila. Then next kung marap sa Singularity Lending Incorporated, so registration number 20210600-1543-59. So, ang magkapatid naman po dyan sa Play Store mga lalas ay si El Peso and then si Peso Plus. So ayan po mga lalas, so ilan lamang po yan sa mga dahilan kung bakit minsan napapansin ninyo, nare-reject po kayo dahil po is kapag ka sa isang ULA platform kanila nakapag-apply and then hindi po kayo nakapagbayad. So ayan po, automatic i-reject na po nila kayo doon po sa mga sisters company nila na a-applyan nyo. And then dito mga labs, so kaya po mapapansin nyo ang dami ng mga tumatawag sa inyo, ang dami ng mga caller. Dahil nga po is nalalaman na po nila kaagad ang inyo pong information and din yung mga contact number na nilalagay niyo po dahil po isa lamang po yung company name nila. And then automatic nandoon na po yan sa system po nila yung mga information po natin. So ayan po, so kailangan maging aware din po tayo mga lalabs kapag ka nag-apply po tayo dito sa mga online platform na ito dahil hindi po natin napapansin yung isa lamang pala yung company name na ginagamit nila. And then once po na nag-apply ka po sa isa sa mga ULA platform nila, na-approve ka and then na-delete ka po ng bayad or meron kang existing loan sa kanila na unpaid pa rin. So automatic nag-appear po yun doon sa kanila pong system. Kaya po nare-reject na po kayo or nag-fail na po kayo sa inyo pong pag-apply. Factor din po mga lads yung kapag ka meron ka pong credit history dahil po natitrace din po nila yan kapag ka meron pa po kayong existing unpaid loan na hindi nyo po nababayaran dahil nachecheck din po nila yan sa kanila pong mga system. Kaya po minsan na hindi nyo alam na reject po kayo dahil yun pala ay magkapatid po nung in-applyan mo na platform before. So ayan po, so kailangan po talaga dito mga lalabs kapag ka nag-apply po tayo online, kailangan po is maging observant din po tayo and then maging aware din po tayo sa mga company name na ginagamit po nila dahil dito marami din po sila na ginagamit na online lending platforms or yung mga display name nila dyan po sa Play Store na hindi natin kalintana na isang company name lang pala yung ginagamit po nila. So lesson learned na rin po mga lads, kapag ka nag-apply tayo online, kailangan magkaroon din po tayo ng effort or magkaroon po tayo ng research talaga para naman po nagkakaroon po tayo ng idea dito sa mga patakaran nila or dito sa mga online lending application na ginagamit nila dahil ito po ay ilan lamang sa mga rason kung bakit lagi na po kayong nare-reject or hindi na po kayo napakapangutang gawa nga po na hindi ninyo alam na may mga ULA platforms pala na magkakapatid. And then dito malalaman nyo na lang na marami ng caller kayo, hindi nyo alam kung saan nang gagaling. Paano nila nalaman ang iyong contact information or contact number? Gawa nga po mga lalabs na nasa system na po kaagad nila yan, naka-record na kaagad yung information nyo including po yung mga contact number nyo, kaya po nila yan natitrace. So ayan po mga lalabs, so that's it na muna mga lalabs, sana po nakatulong yung video na ito na kung saan naman po is being aware din po tayo sa mga online lending application na nautangan natin dahil karamihan po dyan ay magkakapatid po talaga. So kailangan magkaroon din po kayo ng awareness and then maging observant din po kayo once na nag-apply po kayo. Para naman for safety purposes, naiingatan din po natin ang ating po mga pangalan. So, thank you for tuning in mga lalabs. God bless po. Maraming pong salamat. Bye!